Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Masayahing naglalakad itong si Jusa sa daan papunta sa pamamahay ni Linit, ngunit ikakabigla ito ni Jusa nang makarating na ito sa pamamahay ni Linit ng kanyang makita na hinampas-hampas ni Moira ang mag-ina, itong kanyang kumari na si Linit at ang kanyang inanak na si Doktora Analing Santos. Sa kadahilanan, nananlaki ang mga mata ni Jusa sa kanyang nakikita at agad itong sinigawan ni Jusa itong si Moira na itigil umano nito ang paghahampas sa mag-ina. Dito, hindi pa rin ito nagpapatinag itong si Moira pagkatapos nitong sigawan ni Jusa na itigil na umano nito ang pananakit sa kanyang kumari at sa kanyang inanak na si Doktora Analing Santos. Sa kadahilanan, nawala na itong ibang naisip pa itong si Jusa kundi kailangan umano nitong gumawa ng paraan upang maawat umano nito itong si Moira. Sa kadahilanan na agad itong hinaplot ni Jusa itong si Moira, ngunit hindi ito napigilan ni Jusa dahil sa tindi ng galit ni Moira ay para na umano itong isang tigre. Sa kadahilanan na napatakbo itong si Jusa at pumunta ito sa kanilang kusina, naghahanap itong si Jusa nang maitulong umano niya sa kanyang kaibigan na si Linit at sa kanyang inanak na si Doktora Analin Santos. Ngunit nang paglingon ni Jusa ay wala itong ibang nakikita, tanging ang kutsilyo lamang na nakapatong sa lababo. Sa kadahilanan na agad itong kinuha ni Jusa ang kutsilyo at agad itong lumabas si Jusa at binalik kanya itong si Moira at sinigawan ito ni Jusa na papatayin umano niya itong si Moira kung hindi umano nito titigilan ang kanyang kumari na si Linit at ang kanyang inanak na si Doktora Analin Santos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.